Meron pong nagsabi sa akin. Na? Ede, alam niyo, minsan lang ho tayong pumatol at ibaba ang level sa katulad nila. Eh. Oh. Masyado ho kasing mababa na ang level nila. Mababa ang level? Ikaw ang mababa. Ulit-ulitin natin. Ikaw ang mababa. I-add mo pa yung dalawa mo. Wala talaga. Sobrang baba mo. Okay? Magka magpiling. Wala namang matinong argumento. Ang tingin ko nga sa kanila eh. Walang argumento? Yung argumento ko nga, di mo sinagot eh. Ano yung argumento ko? Ang argumento mo, bakit kumakain si Robin Padilla during hearing? That's your argument. Kinounter ko by saying, Mr. Abe, instead na punahin mo yung taong umaattend ng meeting, at least umattend ng meeting, at talagang normal lang kumakain during the hearing, pinaliwanag ko pa sa'yo, ako mismo witness ako dyan. Hindi ka pa siguro naka-attend dyan. Witness ako. Nung umattend si Mocha, pinakakain din siya. May mga pagkain siya. Every time may budget deliberation o hearing, may pagkain dyan. Pinapakain talaga. Bakit? Kasi nga, umaabot ng lunchtime. Kesa sa mag-break, kumain na lang sila during hearing. Ganon ka-workaholic yung mga senador. At hindi lang po si Robin ang gumagawa niyan. Marami. That's my argument. Bakit hindi mo pinupuna yung mga hindi umaattend? Instead, ang pinuna mo yung umaattend na kumakain. How stupid is that? That's my argument. Where is your argument? Bakit kumakain si Robin? Doon pa lang, sunog na sunog ka na. Tapos sasabihin mo, wala akong argumento. Dahil pinagtawanan ko yung labi mo. That's part of my style. Entertainment. Part yun ang style ko. But that style is may punto ko. May argumento ko. Ano yun? Normal lang kumain sa Senate hearing. Tinanong pa namin yan kay Bato. Normal kumain sa Senate hearing. At buti nga umaatin yung mama. E ikaw, yung mga senador ninyo, yung mga taing senador nyo, ni hindi nga umaatin ng hearing eh. Tama, mali. Oh, wala ka sa argumento, di ba? Tapos sasabihin mo, wala akong argumento. Anong tawag sa'yo? Mukhang pera-pera lang ang galaw eh. Mm. Kasi wala naman pinuntahan ito nagtagumpay. Lahat ng pinuntahan ito, sablay. Oh. Hindi naman nagtagumpay. Diba? Ah. Ito yung kanyang argument. Lahat daw ng sinamahan ko hindi nagtagumpay. Nakalimutan niya ata na ang sinamahan natin pinakamatindi ay si Pangulong Duterte na nagtagumpay. Una yun. Oh. Ito kasi, tinan nyo, babanggitin niya isa-isa. Eh, pinipersonal ako sobra. Ngayon, i-describe ko na itong taong ito nababakla sa akin. Nababakla. Ating lips ko, pinupuna niya. Mm. So, ibig sabihin niya, hindi, ito lang eh. Punta tayo sa argument. Sinasabi mo na nababakla. Ano ngayon? Kung sakasakaling totoo, masama po bang bakla? Halimbawa lang, totoo. Pero pambihira naman. Kung ako lang, kunwari ako bakla, manlalalaki ako. Tangina, hindi naman yung katulad mo. Usually, mas bata-bata. Hindi, ito common sense eh. Common sense, tama, mali. Di ba? Ha? Di ba? Tama. Pag ikaw bakla, usually, ang gagawin mong boylet, bata-bata. Hindi yung kasing tanda mo. Tama, mali. So, hindi ako mababakla sa'yo. Kung sakasakaling bakla ako, ha? Ang layo. Itsura mo, pag babaklain kita. Tingnan mo naman itsura mo sa itsura ko. Ikaw pa yung tipo na mukhang baklain? Hindi ako hindi kasi, again ha, hindi ko nilalait ang mga bakla. Pero kung argument at argument lang tayo, common sense tayo, sige nga dalawa tayong dalawa. Kunwari totoong bakla ko, halimbawa lang. Oh, wala akong pakialam kung sabihan niyo akong bakla. Kunwari bakla talaga ako, kunwari lang totoo. Katulad mo, ikaw ang pagnanasahan ko? Utang inang yan. Ano ako, desperado? Dami-dami kong... Hindi naman madami. Madami lang. Hindi dami-dami. Madami lang. Dami-dami. Madami akong pera. Yung katulad mo pang babaklaing ko. Putangin na niyan. Di ba? Kukuha ako ng mga katulad ni... Ay. Walang ganyan. Gago! Baka mga madulas ka. Yung mga artistang pumabattle sa bakla. Hindi. Wag ganun. Gago! Tama, mali. Oh, di ba? Ako pa mababakla sa'yo. Tsaka una-una. Ano ba masama ako sakasakali? Ah, di ba? Ah, tuloy.
Eh, tulad ng sinabi ko, pagpasinsahan po ninyo ako, hindi ho ako pumapatol basta-basta eh. Pero dahil sa napakababa ng level nitong taong ito. Mm. Pero papatulan ko na. Oh, kasi sige, personal na ho yung bati ko sa akin eh. Ay, paano naging personal? Galaw ng labi ko, ng lips ko sa habang ako yung nagbo-broadcast, eh pinaglalaroan niya ako. At pinakikinggan ko yung iso doon sa aking pagtalakay kung saan si Robin Padilla po ay kumakain. Aba, eh hindi ho niya alam kung anong iso eh. Ako yung pinag-iinitan. Sir, parang hindi nyo pinanood. Viles WFH Body, salamat po. Parang hindi nyo pinanood. Siguro, ako, ang hinala ko, nag-react lang siya. Ayan na naman yung labi niya. Oh. Ayan na naman yung labi niya. Mm. Ako pa daw ang bakla. Ako pa daw ang bakla. Hindi. Sige nga, sa atin dalawa. Kasi yun ang akusasyon niya sa akin eh. Bakla daw ako dahil sa pinagnanasahan ko yung labi niya. Sige nga, sa atin dalawa, sige, tumingin ka sa salamin. Sino sa atin na mas mukhang bakla? Nakita nyo naman siguro ako sa personal. Yung mga kababayan natin, di ba? Ha? May vlog ako na wala tayong salamin. May vlog ako na lumalabas ang wrinkles ko. Ha? Ako daw ang mukhang bakla. Hindi, eto, eto, may papakita ako sa'yo. Ngayon lang to, brand new. Eto daw, eto daw, eto, eto. May papakita lang ako sa inyo. Eto, baka sabihin niyo. Eto ba ang mga tipo ng mukhang bakla? Ayan, yan, yan, yan. Tignan nyo. Kita nyo? Kita nyo? Yan ba ang tipo ng mukhang bakla? Diba? Napapaligiran ng mga magagandang kababaihan, oh. Baka ano, baka malay mo mga may sikretong pagnanasa sa joke lang. biro lang. O, di ba? Oh, yan daw ang tipo ng bakla, sabi ko. Mike Abe naman. Mike Abe. Tingnan mo sa atin dalawa. Itsura pa lang. Wag, hindi ako ah. Ayokong pumasok sa issue ng bakla. Bakit? Eh, malaki respeto ko sa mga bakla. Okay? Pero, kung ako ang sasabihan mo ng mukhang bakla, kuya, tingnan mo naman ang ano mo, ang itsura mo sa itsura ko, sino sa atin na mas mukha, di ba? Huwag na ako tayo magpaligoy-ligoy pa. Wag mo kong daanin dyan dahil wala kang karapatang magsabi na hindi, na ano ka. Ay naku, mayayari ka. Hindi, ako masasabi ko lang sa'yo, mayayari ka. Okay? Ito, tuloy natin. Uy, nawala. Wait. Nawala. Ito. Yan. At pinipersonal. Ilang beses na ho akong ginagawa nito ng parang ng ganitong mga pamimersonal eh. Kaya ang tanong ko ulit, banat bay, bakla ka ba? O nababakla ka ba sa akin? Bakit pati yung lips ko pinakikialaman mo? Diba? Wala. Dapat kasi issue. Dapat kasi para makinabang ang tao sa'yo, yung issue, yung inyong talakayin. Anong issue? At argumentong... Anong issue? Yung issue ang talakayin? Ano ba issue? Matino. Hindi personal. Eh, lagi mo akong pinipersonal eh. Kaya kita, pinipersonal din kita. Bakla ka ba? Oo. Oh. Bakla ako! Bakla ka ba sa akin? Bakla ako! Ito, tingnan ninyo ito. Bakla ka ba? Bakla ako! Bakit? Bakit mo naman nasabi na bakla ako? Mike Abe? Bakit mo nasabing bakla ako? Ha? Kurutin kita dyan eh. Gusto mo kurutin kita? Mike Abe? Tuloy. Ano pinaggagawa, no? Tayo na. Kanya yan. Tingnan mo yung tingnan niyo yung lips niya. Wow. Oh, sabi niya. Bigil na gigil siya doon sa tingnan mo lips niya. Tingnan mo, ikaw pala tumitingin sa lips ko eh. Lips ko raw. Ikaw pala tumitingin sa lips ko eh. Yummy ba yung lips ko? Makapal ba yung labi ko pagka kumain to ng chupageti? Pag chupageti to, yari ka dahil sa kapal ng labi ko. Ano eh, ha? Tinignan talaga niya yung lips ko. Tinan mo yung lips to.
Yan ang ano eh, yan ang sa lips, alam mo, itong lips ko to. Mike labi. Ito ang ano, sabi nga nila, ito ang asset ko. Itong lips ko to, pag ito dumali sa iyo, yari ka, di ba? Sabi nga kissable lips. Pag itong labi ko na nako. No wonder napansin niya kagad yung lips ko. Tama, mali. Napansin niya yung lips ko. O, tuloy. Tingnan niyo, ah. Oo. Ayan, no? Gumaganon-ganon. Ha? Gumaganon-ganon yung lips natin. Yan daw yung lips ko. O, di ba? Bakit? Ayan, no? Oo. O? Baklang-bakla, eh. Nang argument mo, baklang-bakla. Ah, sabi ko nga sa inyo, hindi ako pumapatulo ng mga personal na bagay. Pero ito, sobrang na ho yung panlalaid sa akin itong mamang ito eh. Okay, yan o, oh, kita nyo yung galaw ng niya. Na-offend siya because of the lips. Alam mo, Mike Labe, ikaw ang pinakamalalim na tao. Na-offend ka because pinansin yung lips mo. Sandali ah. Correct me if I'm wrong. Kayong mga nakikinig dyan, kung punahin yung lips nyo, ma-offend ba kayo? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Halimbawa, may kaaway kayo. Halimbawa lang, may kalabang kayo. Tapos, pinuna yung lips nyo. Mapipikon ba kayo dahil pinuna yung lips nyo? Di ba? Ganun siya kalalim na tao. Pinuna lang yung lips. Halos mangiyak-ngiyak na siya sa video niya. Di ba? Ganyan katindi si Mike Abe. Ah, baklang-bakla na siya dito sa lips ko. Ewan ko kung bakit. Baka nga bakla yan. Mm. Okay, pinipersonal mo ako, banat bahay. Uh-huh. Matagal mo na akong pinipersonal eh. Mm. Ikaw, ano ba napatunayan mo? Ano patunayan ko? Sige. Nang sumama ka kay Alan Cayetano, oh. Si Cayetano, mm. Nakodita sa kongreso. Mm. Hindi nagtagal na speaker. First of all, that is stupid. Hindi nakudita si Cayetano. Okay, wag po kayong tatanga-tangang sa inyong facts. Bakit kanyo? Personally, I know what happened. Personally, I was informed kung ano yung mga nangyayari at that time. That time, ang desisyon ay na kay PRRD. Gabi noon, nag-meeting-meeting sila ng mga opisyal ng kamara at ng opisyal ng Malacanang. At that night, sinabi ni Pangulong Duterte, Alan, ituloy mo. Yun ang sinabi niya. That's on record. Check nyo sa mga news yan. Yan ang sinabi niya kay Cayetano. Nung umuwi siya, si Pangulong Duterte, umuwi siya sa bahay nila. That time, nagkausap sila ng kanyang anak na si BP Sara Duterte, mayor pa noon time na yun. That's the only time nagkaroon ng changes. 6 o'clock in the morning, nagbago ang isip ni Pangulong Duterte. Sinabi niyang giveaway kay Velasco. So it was not a coup d'etat. Alan Cayetano was following order from the president. Velasco was following order from the president. Kung sino ang uupong Speaker of the House. At alam niya ng lahat ng mga congressman. Kung may kaibigan ka, kung meron kang kaibigan, ha, ewan ko kung may kaibigan ka, itanong mo yung mga congressman. In the morning, all people were advised. Yung mga kaalyado ni Alan Cayetano at that time. Kahit ako, sinabi yan, let's give way. Yun ang gusto ng ating Pangulo. So, walang kuditang naganap nun. Ang kudita ay yung panahon
na kung saan si Gloria ang umupo. Ayusin mo yung facts mo kasi hindi mo alam. Wala kang alam. Sabi ko nga sa inyo, personally, I know. Si Cayetano, may pangako siya kay Pangulong Duterte noon. Until na mababa kang presidente, I will follow and be loyal to you. Yun ang sabi ng mga Cayetano. And he did. Naging loyal si Cayetano kay PRRD until nung bumaba na si Pangulong Duterte. Naging loyal siya. At kami, nung nagde-defend noon kay Cayetano, we also, alam mo yon, kung anong sabihin ng Pangulo, susunod kami. Yun ang siste at kwento noon. Now you know. Hindi, para lang alam mo. Kasi yung facts mo, medyo ano kay, medyo nagkakamali ka eh. Kinukorek lang kita kasi alam mo naman, mahilig ka sa kwento-kwento. Tuloy, pasok. Kimo Kaoson, matagal mo na yung binubuntutan. Dalawang beses nang tumakbo sa politika. Hindi ko siya binubuntutan. Manager niya ako. Magkaiba yun. Ha? Kung binubuntutan, sinusundan ko lang siya. Hindi. Ako nagmamanage sa kanya. So hindi ko siya binubuntutan. Mali na naman yung facts mo. Laglag, kahit party list, hindi nananalo. Si Esco Naturalmente, hindi talaga mananalo si Moka. Singilin ba naman kami ng mga barangay captain? Sabihin ba naman sa amin ng barangay captain, uy, yung party list na to, nagpunta dito, ito binigay. Moka, magkano sa inyo? You know why? I know. Because sa akin ang tanong eh. I'm correcting you. Okay? Makinig ka, Mike Abe. Wala ka kasing alam eh. Wala kang alam. Okay? Nung time na yun, I managed. Remember, ako ang secretary general ng Moka party list. So lahat dumadaan sa akin. Yung mga barangay captain na kausap namin na nangako na ganito, tutulong ganito, last minute, sinisingil kami. Last minute, sinasabihan kami, pumunta dito yung party list na ganito. Eto, binigay. Kayo, magkano bibigay nyo? Sabi ko, ganun ba? Bigayan ba dito? O kayo na lang, wala po kaming pera. Kayo na lang po, pasensya na. Yung lang totoong para sa bayan, sa amin, yung mga gusto ng pera, doon na lang kayo sa iba. Wala kaming pera. Yun ang totoo nun. Ha? At pangalan niya, Uson, hindi Oson. Uson, Uson. Moreno, pinagmamalaki mo na yung presidential candidate noong nakaraang eleksyon. Ano nangyari? Si Isko Moreno daw. Ano daw nangyari? Talo rin daw. Talo nga sa botohan. Pero sa puso ng mga Pilipino ngayon, marami nagsasabi, sana si Isko na lang ang binoto. Talo sa botohan. Hawak ninyo ko, Melik eh. Diba? Bakit? Tanong mo kay Glenn Chong kung paano nangyari yon. Pero sa puso ng bawat Pilipino, marami na nagsabi ngayon, sana pala si Isko na lang ang binoto namin. Diba? Bakit? Nabudol eh. Sa puso ng mga Pilipino, panalo si Isko. Tapang 2 milyong boto ang nakuha mo. Wala kang sinamahang nagtagumpay, laglag lahat. Si Bantag, pinagmamalaki nyo. Nung ito'y kasuhan at may waranto, para sa ano nangyari, naging wanted na ngayon. Pinaghahanap, wala rin nangyari sa kanya. Oo, naturalmente. Ang makalaban mo ba naman si Remulla? Di ba? Ang problema kasi sa'yo, your winning is defined kung sino yung nasa gobyerno. That's not the case. Remember, our government today is talagang masasabi mong wala sa hulog. So it doesn't mean winner pag nasa gobyerno. Eh sino ba ang gumipit kay Bantag? Sino ba ang gumipit kay Tebes? Eh di ba si Remulla? Sinong parang kulang sa tulog? Hindi, sagutin mo lang ako, di ba? Sino ang parang kulang sa tulog, parang kulang sa kapayapaan? Sabi nga ni Attorney Kabutas, ang nananalo, ang nagdaga, meron tatulog. Ano may sinasabi niya lagi si Attorney Kabutas? Ang nakakatulog na mapayapa, ang laging panalo. Di ba? Yun ang lagi niya sinasabi, di ba?
Sino ba nakatulog? Si Bantag? Si Tebes? O si Remulya na umipit sa kanila? Sino mukhang wala sa tulog? Walang tulog? Hindi, sagutin niyo ako. Di ba? Kita mo naman si Tebes. Pag-golf-golf lang. Si Bantag. Camping-camping lang. Hindi ko alam kung saan ha. Baka sabihin niyo naman, alam ko. O di ba? Eh si Remulya, kamusta naman? Hindi, ako nagtatanong na. Nangangamusta lang. Si Tebes, pinagmamalaki mo rin ang mga panahong yun. Hmm. Dahil sa nangyayari sa Negros, ang nangyayari, nagtago, nahuli sa abroad. Diba? Wala ho siya sa custody ng gobyerno ngayon, ha? Alam mo, ito, Mike Abby, naturingan ka pa man din galing sa SMN, ay parang wala kang natutunan. Hindi, totoo lang, Mike Abby, ha? Parang wala kang natutunan. Matuto ka naman mag-research. Wala ho sa custody ngayon si Tebes. Nag-golf-golf siya, nagsiswimming-swimming siya, nagpa-party-party. Diba? Wala ho siya, hindi ho siya nahuli. Ngayon, sino pinagtatanggol mo? Kibuloy? Kibuloy? Ano nangyari sa Kibuloy? Ayun, ano rin siya. Nagbabakasyon. Kibuloy? Nagbabakasyon siya. Hindi ko alam kung saan, ha? Hindi ko alam, ha? Kung alam ko, sige, huwag ka mag-alala. Isusuplong ko siya para sa 10 million. Pero hindi ko alam, eh. Hindi ko talaga alam, eh. Pero ang alam ko, wala siya dun sa Dabao. Ng Pangulong Marcos. Ayan. Kaya, pinipersonal mo ako, pero tinitingnan ko yung background ng mga pinagdaanan mo. Wala kang naipanalo. Hmm. Wala kang natulungan ng tagulong. Bakit? Responsibilidad ko ba magpanalo? Ang labo naman nung ano mo, eh. Nung argumento mo. Responsibilidad ko magpanalo? Yun ba ang labanan dito? Kung sino yung mananalo, dun ka kumampi? Hindi sana kung gusto ko lang palang manalo, ay kung gusto ko lang palang magpanalo, kinampihan ko na lang si Marcos. Kasi all along, alam ko naman nung panahon ni Isko, malaking chance ang si Marcos talaga mananalo. Pero ba't di ko kinampihan? Ang tawag doon, prinsipyo. Yung sa'yo, anong tawag doon? Ha? Na dati kang pumupuri sa mga Duterte, ngayon binabanatan mo na. Ano tawag doon? Prinsipyo ba 'yon? O kasipyo? Hindi, tanong lang naman. Prinsipyo ba 'yon o kasipyo? Anong siste doon? Bakit dati Duterte, Sara Duterte ka talagang pinagmamalaki mo? Pinuri mo pang paulit-ulit si Pastor Kibuloy. Bakit? Prinsipyo ba yan? Kaya ka bumanat ngayon? O kasipyo? Alam mo yung kasipyo? O, i-google mo, hanapin mo. Nagumpay lahat na laglag. Nagkaroon ng warrant of arrest, naging pugante, natanggal sa trabaho, natanggal na speaker si Cayetano, si Mayor na Isko Moreno, saan pinulot? Wala. Yung Mocha Uson na yung original na... Mocha Uson! Putang paulit. Ano Mocha Uson? Sino ba yung Mocha Uson? Ang ina naman, no? Pagbabanggit, Mocha Uson. Letter U. Uson. Uson. Hindi Oson. Sinong Oson? Alam mo, bilang journalist, bilang broadcaster, bilang anchor, ipronounce mo nang tama yung pangalan ng guest mo. Diba? Dapat matuto ka. Mocha Uson. Sinong Uson? Oso ba yan? Pambira. Si Uson Brother. Sino yun? Diba? Uson. Nasunog na yung Uson. Iba yun. Pambira ka naman. Masama. Anong nangyari? Nakatatanggol mo na katatanggol sa kanya. Hindi nga nanalo. Eh. Oo. Sa anumang posisyon sa Kongreso. Oo. Diba? Yun lang yun. So, ako. Oo. Diba? Yun lang yun. Anong punto mo dun? Hindi. O sabihin na natin yung mga pinagtanggol ko, mga kinampihan ko, eh hindi nanalo. O, anong punto mo dun? Hindi ko mag-gets eh. Anong punto mo? Is that wrong?
Di ba? Tanda mo, hindi pa tapos yung laban. Hindi pa tapos yung laban. Maniwala ka sa akin. Huwag mong kalimutan. Ah, eto, balik tayo sa unang kasaysayan. Oh. Si Kristo, halos lahat ng mga tao doon, sinabi, ipako yan, ipako. Galit na galit, dinuraan, lahat. Eh kung sabihin nung mga ano doon na, o tingnan nyo na, o sino yung pinagmamalaki nyo, sabihin nung mga katulad mo, kay Pedro, sabihin nila kay Pedro, tingnan mo na Pedro yung pinagtatanggol mo, o ano, walang nangyari, di ba, o napako. O, kasi nga, hindi pa tapos ang kwento. Eventually, Christianity was born. Diba? Ibig sabihin, nagsimula. Oh. Hindi kasi lahat ng sa tingin mo ay bumagsak ngayon, ay forever nang bagsak. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang mundo. So ngayon, sige, namamayagpag ang demonyo sa gobyerno na kinakampihan mo, tagumpay pa sila ngayon, ngayon lang yan. Antayin mo ang balik ng universe. Ha? Ha? Antay mo ang pagbabalik ni Mocha Oson, ha? Mocha Oson, Oson. Oh, ito na si Mocha Oson. Ako, hindi ako pumapatol sa katulad mo o sa mga mabababa ang level at inuunawa ko yan. Pero sobra na yung pambabastos mo sa akin. Ayan na. Sobra na yung ginagawa mo sa akin. Ayan na. Bakla ka. Bakla ka. Ayan na. Gigil na Banak sa... Bay. Banak bay. Bakit pati yung lips ko pinaglalaruan mo? Oo. Oh. Ayan na. Ayan. Oh. Bakit mo binababoy ako sa mga audience mo? Oo. Oh. Sa iyong mga followers? Oo. Oh. Oh. Ah. Kung oh. Bakla ka... Bakla ka. Ala akong pakialam sa'yo. Ala akong pakialam sa'yo. Oh. Pero huwag mo kong... Oo. Oh. Binababoy sa iyong channel. Oo. Oh. Ah? Kasi hindi naman ako nakikialam sa inyo. Issue lang lahat eh. Oh. Issue rin naman din kami. Oo. Oh. Itigil mo rin ang pambababoy sa mga Duterte. Binababoy mo rin eh. Oh. Nagagali. Itong problema sa inyo eh. Kayong mga Ensimada vlogger. Ito problema sa inyo. Ha? Pikun na pikun ka. Napikun ka ng todo dito. Pag kayo bumabanat sa mga Duterte, lahat ng kademonyuhan sinasabi nyo sa Duterte, bida-bida kayo. Okay lang sa inyo. Pero pag kayo na ang binanatan, iyak tae kayo. Pikon na pikon kayo. Di ba? Huwag ganun. Ang tawag sa mga ganyan, mahinang nila lang. Huh. Yung mga pikon talo, mahinang nila lang pag pikon talo. Di ba? Abutan nyo nga ng tissue.